Good day, everyone. Leonard here from NutriHydro, and welcome to our second episode of NH Focus. For today, kasama natin si Chris, who will help us basically with our new product. But before we do so, we will be joined by Kevin, okay? And of course, Chris, can you please give us a little background on Kevin? Kevin is a boy, 15-year-old boy back then. Yeah, he was 15 years old when we met him. We stumbled onto him sa hydroponic groups. That's because during that time, I hope he doesn't get mad that I'm sharing this. That's because during that time, he was soliciting from different hydroponic groups. He wanted to build his own cultivation system. He started asking around, and actually because he's been seen from one group to another, some of the members of these groups have frowned on him. Mm-hmm. And we saw that. I called you, if you remember. And what was this word you mentioned? You described him as a person. This guy has grit. Okay, grit. And I also looked at him as the same way. So I reached out to him, told him, you know what, Kevin, knock it off. Yeah. Kung ano man meron ka na sa listahan, tell me, and then we'll provide the rest. And it was amazing, Leonard, because there were a number of growers who actually helped Kevin. One of them is our good friend Nathan. Nathan, there's Nestor Jr. and a guy named Migs Garcia. I've been hearing wonderful things about Migs Garcia. He's a grower down south. He's a great grower. He grows really well. I hope I can meet this kind person and Nestor as well. Sana. All in the future. Natin. Yeah. So that's how we, in a nutshell, that's how we met Kevin. The reason why we wanted to talk about Kevin is because a couple of weeks ago, I've seen his post flexing yung bago niyang tanim na Almeti. And naka-caption na ang galing naman tanim ng NH. Even after natamaan siya ng pest. Anyway, instead of me talking about it, let him do the talking and then I will come back. So let's watch. Summer season, meron po akong napeste po lahat ng lettuce ko. Ang unang pong nakita ko na encounter ko sa lettuce is may mga blocks, may mga dumi yung leaves ng lettuce ko. Uh-huh, uh-huh. So ano siya, pag tuyo yung leaves niya, yung may affected, uh-huh, is para siyang powder pag hinawakan mo yung mga parang dumi dark spots. Opo. Mm. Tapos kapag naman po siya moist, maladkit siya. Mm. Yun. So, kampante po ako noon. Akala ko hindi kakalat. Mm. Baka ano lang, dumi lang. Opo, dumi lang or what else. Then, after a week, na napapansin ko po, ang bilis niya po kumalat. Mm-hmm. Halos yung isang cycle po, napuno na lahat. Uh-huh. Hanggang sa sunod-sunod na po, second cycle, hanggang lahat na po ng lettuce, meron na pong peste. Infested. Hindi ko pa po siya, alam kung ano yun. So, nagtuloy pa rin po ako. Tanim pa rin po ako hanggang sa dumating po sa point na yung for harvest ko po na lettuce is natapon lang po lahat. Kevin, yung sinasabi mo may black, yung black na powder, tapos pag naman overnight, kinabukasan, malagkit na siya. May langgam ba? Nakita ko po yung langgam after nung nilinis ko po lahat. So, meron langgam? Meron po. Meron, okay. Kasi yung aphids has a symbiotic relationship with ants, but of course I'm not an expert on that. Angela would be in the best position, mm-mm, to explain that symbiotic relationship. Pero paano mo nalaman na aphids nga siya? May nilapitan ba or what? Nung nalaman ko po siyang aphids, siyempre na-target na po lahat. Ay, wala po, hindi na po nakapagbenta, wala pong hindi mo pwedeng ibenta kasi naman. Opo, ipasa yun ano. Opo. Then nag-ask na po ako sa mga GC, sa mga groups natin sa hydroponics. Then nag-message po kay Sir Nathan. Ah, si Nathan. Apo. Yeah. Nabanggit niya po sa akin, ito daw po ay aphids. Ang pwedeng cause daw po nito ay sobrang moisture sa paligid, basang-basa yung leaves, and sobra sa foliar. Okay. Yan po. So nung nalaman ko po 'yon, nag-try po ako ng solusyon. Mm. Gumamit po ako ng pesticide. Pesticides? Try lang po. Sinubukan ko po siyang gamitin. If
mawawala siya totally. Nung nasubukan ko na po siya, hindi po nawala naman po siya after ang mga ilang days lang siguro, hindi naman umabot ng 1 week. After ilang days lang din po, bumalik lang din po. Mm-hmm. So, ano ginawa mo after nung bumalik? So, nung bumalik din po, spray po ulit ako ng ano, pesticide. So, multiple ano, so, multiple patong-patong yung patong na po. Pag-spray mo. Opo. So, yan, nagpapatong-patong yung hanggang sa bumaba na po yung pesticide sa nutsol and may delikado na po sa kalusugan, lalo na sa mga makakakain. Ng, correct. That's very responsible of you. Yeah. Yes po. So, yung nalaman ko po na wala pong effective, bumabalik din. Hanggang sa almost 6 months na po, tanim lang po ako ng tanim. Wala six naman, months? Opo. Umabot po ng 6 months. Opo. So, punla ka, tanim. Punla, tanim. Affected na ulit. Tapon. Discard, tapos so, tanim ulit. Opo. Meron kang production, wala ka lang output. Yes po. Di. For 6 months? 6 months po. Hanggang sa yun po, tanim lang ako ng tanim. Tapos pagkada transplant ko po, meron ng aphids. Ngayon, tapon ko na po. Tapon ng tapon. Hanggang sa naubos na po yung budget ko sa seeds. Oh, syempre. Biro mo yung 6 months. Yeah. Almost, bili lang po ako ng bili ng supply. Uh-huh. Wala naman po nabalik. So, doon po ko nawalan ng gana. Uh-huh. Almost gabi-gabi po. Napasok pa po ako. Dito ko na ako ng pambaon ko. Oh, yeah. Kasi ito yung pantustos mo sa sa school mo. Dito na po ako ng pangpaaral ko. Eh, yun po. Nawalan po ako ng gana talaga. Uh-huh. Kasi yung gabi-gabi po, iniisip ko po to. Anong solusyon? Anong pwede kong gawin? Para bumalik yung dating kong business na na malakas, na, yeah, oo. Maganda ang tanim. Na nasasandalan mo siya sa livelihood, yeah. Magkano ba naibibenta? Ang benta ko po ng lettuce, 3,400, 35 each. Ah, 35 per each. Per piece na siya, per 3,400 po. So, nasa magkano yun? 100? Ilang heads ba 48 ito? Po, 48 heads po every week. Ah, every week. Every week po ang harvest. Kaya sobrang lakas nung naubos yung, ano, yung punla ko po. Kasi every week yung punla ko. Every week din, may nasisira ng aphids. So, yun po yung nasira na po lahat. So, sobrang lungkot ko po. Ay, most definitely. Opo, sobrang lungkot. Panghihinaan ka talaga, bili mo yung 6 months, tanim ka lang ng tanim, opo. Tapos nawawala kasi nga, i-infested na siya, ulit ka ulit. Saka dumating din po ako sa point na, kung itutuloy ko pa ba, o titigil na sa pagtatanim. So, hindi po ako nawala ng pag-asa. Then what did you do? Nung naganahan na po ulit ako, sabi ko, huwag ako mag-give up. May solusyon naman sa lahat ng problema. Then, ayun po, nireset ko siya. Tinapon ko po lahat ng neto. Tinanggal mo lahat. As in reset total. Total reset, yeah. Linis ng net, linis ng bubong, flooring, and almost lahat ng ginagamit ko. Yeah, sa loob, lahat. Opo, lahat. But including the tools, lahat. Opo, lahat medium tools, and all. Opo. Linis po lahat ng hydrogen peroxide, ng Nutrihydro. As in, binrush ko po yung box, yung loob. Inalis ko po lahat ng black spot. Oo. And pati mo lang, lahat ng lumot, inalis as in po. Reset total, parang back to zero. Basically, back to then zero you, bago, parang nag-startup ka ulit. Totally opo. Clean. Opo. Totally clean po siya ng almost 1 month. Oo. Stop po ako 1 month. Stop talaga. Opo. Okay. And then after nung okay na? Yung okay na po, nag-research na po. Yung 1 month na po yung nag-stop ako. Oo. Nag-research ka na. Research po ako ng research nun sa mga groups natin. Kung anong alternative na solusyon sa aphids. Mm-mm. So, nung nakita ko po yung post ng Nutrihydro video, Subamo and Bebas. Yeah, those are two new products actually. Yes, new Chris, product. Perhaps you can tell us more about new that products product. Ng Nutrihydro. So, right in the middle na naman ng problema si Kevin, we were right about launching on trials yung Subamo at Bebas. Subamo and Bebas are biocontrol protection. It's been developed by my daughter, who's a master, taking up masters in biotechnology in Italy. At ito yung baon-baon niya, yan ang kanyang regalo sa Nutrihydro. Well, anyway, Subamo is biocontrol, so hindi siya pesticide, wala siya ng masasamang byproducts, walang chemicals, wala siyang EDC o endocrine, something that stops the endocrine production of bodies. What I'm trying to say is completely healthy siya, wala siyang epektong masama sa kalusugan ng halaman, ng mga hayop sa kapaligiran, sa kalikasan, wala din. At lalong-lalo na wala sa epekto sa kumakain at sa nagtatanim. So, yun nga lang, I'll be totally honest with you, yeah. Ang biocontrol, mabagal siya gumana.
What it is it is a protection. It is a protection. It's not yeah. a cure. Pag napestikan, tapos na. Hindi sagot diyan ang biocontrol protection. I think pinapakinggan kita kung paano mo na solve bukang actually to be honest with you, I'm glad first that I'm here. Thank you for bringing me here. Ito kasing marinig kung ano yung pinagdaanan ni Kevin at yung steps kung paano niya nasolusyonan. I'm yeah, the ordeal, yeah, the for problem. That data because we provided him some Subamu and Bebas. In exchange to get data. First, for more data, first, yeah. Does it really work? Yeah. Gumagana ba talaga? Yeah. At pangalawa, kung gumagana, paano yung mga pamamaraan mo? And ang una ko agad na pick up is naglinis ka ng Totally, the reset. Narinig ko, kinuskus ko po. As in, sponge na po ginamit ko. Okay, para ka nakakamoy ka, naghugas ng plato. Opo. So, you really, hindi ka lang basta nagbuga. Kasi iba, ganun. Nagbuga na opo. Hydrogen peroxide. Spray lang po sila, ganun. Yeah, so ito, with scrubbing. Abrasive ka pa, nag-abrasive action. Sige, I'm listening. So, it's bio, Subamu and Bebas are biocontrol protection. It's meant to battle disease, some pests, pathogens, yeah, pathogens, and yeah, biocontrol siya. Let's go back to you. So after nga nanalaman ganon, tapos nakapagtirim ka, ginagamit mo ba siya ulit? What happens basically nung naglinis ka na, diba, we stop dun sa ano, nakapaglinis ka na, nakapag-reset ka na, I mean, nakapagtanim ka na, pagkatanim ngayon, ano naman ang nangyari? So bago ko po nagamit yung suba mo, and Bebas, nakapagtanim na po ako. Nagtanim na po ako noon after 1 month na totally wala akong tanim. Nag-start na po, nag-isip na po, magtanim na po ulit ako. So yung pagtanim ko, after siguro 30 days yung lettuce na yun, yun po yung first cycle ng lettuce ko. May napansin po ulit. Nung nakita ko po yung tatlong lettuce, dalawang lettuce, meron na naman, may bumalik. Mga dumi-dumi. So, alam ko na po kasi ang itsura ng aphids. So sabi, aphids na naman. Aphids na naman, oo. Nagsusuba mo? Yes po. So, hindi, that was before, di ba? Nung bumalik pa, hindi ka pa gumagamit. Hindi pa po. Sinabi mong bumalik, wala pa akong subamong ginagamit. Nung bumalik po, yun. Tsaka naman po, nakita ko yung post ni Nutrihydro. Then, pinadala po nila ako ng sample para i-try dito sa farm ko dahil meron akong problem na peste. Nung na-spray ko na po siya, yung tatlong lettuce na merong affected, hindi na po kumalat. Okay, na-control na. Na-control na po. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko na po yung spray. And after na-monitor ko po, 1 month, wala na po talaga. Hindi na po talaga nagpakita yung aphids. At hindi lang po aphids. White flies, and iba pang insect thrips, naalis din po. Pati army worms siguro, naalis niya rin po. That's good to know, ah. Yes, sir. That's a good thing. At saka yung, ano po ah, yung Subamu, tsaka Bebas, ang pinakamaganda po doon, walang amoy. Yeah. Walang bad smell sa pag... Kasi kaya binakwento mo kayo, nagpe-pesticide ka. To be honest with you, hindi ka pwede mag-pesticide dito. Dahil. Yes po. Katabi mo, mga tira. May bata pa po. Residential talaga. Hindi sila nagmamanay na kukuhan na ingest nila. Tsaka nalalang po. No, yeah, exactly. Exactly. Yeah. So, ingat lang. I would really suggest that highly suggest that you do not go into pesticide. But I'll be honest with you. Ika ni Angela, yung bago ka talaga gumamit ng pesticide. Kasi ginagamit ang pesticide sa agrikultura. We just have to deal with that. Ginagamit yan. Pero ika ng mga professional agriculture, mga nagtapos at mga may lisensya, lalong-lalo na yung mga lisensya, ang sasabihin niyan sa'yo, application mo ng pesticide is only at the last resort. Kailangan ang uunahin mo yung patong-patong ng layers of protection. Which is, huwag kang papasok basta-basta, magsasanitize ka bago pumasok, meron kang foot bag, yung net mo, tama yung specs, tingnan mo, baka may butas-butas. Yeah, basically, it's layers of protection. At kung talagang pasukin ka ng pest at hindi mo na makontrol, that's the time. Tsaka ka lang gagamit ng pesticide. As a last resort. Pero bago pa yun, bago ka pumunta sa pesticide, na talagang chemical, part of that is to go through the use of bioprotection, which is what Subamu and Bebas is all about. Gusto ko sana makita kung maganda ba yung tanim mo sa loob. But before we do so, how did you apply it?
ang yung yada the bebas des tsaka subamo. How did you apply it dun sa crops? Ang mo? Apply ko po ng bebas. Mm-hmm. Ang bebas po is for ano foliar sa lettuce. Bebas. Okay. Ang half teaspoon pag siguro kung malaki yung farm mo, timpla ka na po isang galon. Half teaspoon po ng kutsara. Mm-hmm. 20 liters ng tubig. Ayun yung ano. Apo. So variable siya. But anyway, so iinan siya, ini-finofoliar mo siya. Po. And yung isa yung subabo. Yung subabo naman po, ilalagay po natin siya sa nutrients. Mm-hmm. Bubudburan lang natin po siya kahit siguro parang naglalagay lang tayo ng asin, okay na po yun. Nutrients dito ah. Apo, apo. The reservoir na? Sa reservoir? Sa puro. Yeah, hindi po. Sa puro dito. Apo. Oh, sa reservoir. Sa reservoir na. Apo. Yeah, yeah. Lahat po, pati punla. Yan. Oh. So after na ano mo yun, nawala na totally. Po, wala na po talaga bumalik. Oh, sa ngayon po. And then you apply it twice, three times a week o paano ba? Apply ko. Minsan po kapag twice a day. Twice a day? Twice a week. Oh, twice a week. Mm-hmm. Minsan every 3 days, ganun po. Apply ko. Twice a week, thrice a week, kahit araw-arawin mo pa. Sabagay, it's non-chemical basically. Yeah. It's non-chemical. At saka, wala siyang tinatawag na phytotoxicity. Oh, hindi nalalasa ng halaman. At saka kahit sobrang spray mo, wala pong problema. Yeah, okay. See. That's good to know, bro. Especially nowadays, it's tag-ulan na. Yeah, so, anuhan talaga ng mga peste? Yes, subamo, it's a crop protection. It's a protection against diseases, pathogens. And some of the things that you said, yung armyworm, caterpillars, basta yung mga wormy na kumakain ng todong halaman, yan kayang-kain ni subamo. Bebas. Isuba mo, pinahalo sa reservoir, ini-spray mo yun sa seeds mo pag i-start mo, yes. Pati yung medium mo, cockpit man, anumang medium ginagamit mo, ibabuffer mo siya. Yes, so, exactly. The name of the game, actually, the name of the game is colonize. So, para walang mapuntahan yung pathogens o yung masasama bacteria, colonize na siya ngayon ng good bacteria, mapa yung medium, mapa yung tubig, mapa yung roots, balot siya ngayon kasi pinapolyar siya. So, shield. Yun ang name of the game, colonize. Mm. Colonize. So, mas maraming good bacteria kaysa sa mga pathogen, mga masasamang bacteria. So, pag may pumuntang isa o ilan, talo na sila. Agad kasi ang dami nila. Yeah. Tapos, yung suba mo, meron siyang tinatawag na enzyme production. Yung enzyme production, ang isa sa mga functions ng enzymes na yun, ay pinapahina niya yung mga cell walls ng mga pathogens. So, yung pathogens, parang siyang nagkakaroon ng sarili niyang infection na bubutas yung walls niya, nalulusaw siya, namamatay siya. Ngayon, pag humina siya, lalo nangyari siya kasi ang daming colonize ng good bacteria. Yeah. So colonize, enzyme production, biofilm 'yun kung tawagin. Mm. So yung roots mo, yung cockpit mo, colonized siya. So therefore, yung ugat mo para sang may shield. Yes, may armor, yeah. Mm. So, biofilm ang tawag doon. So, makadrusot man siya sa cockpit, sa medium, makarating siya sa ugat. Hindi siya makapenetrate. May kalaban agad. Meron pa rin. Pero, I'll be honest with you, dahil bioprotection, una, mabagal yung gumana. Pangalawa, pag naunahan ka na ng pathogens, nauna na talaga sila. Yeah. Kaya, very important yung na-share mo kanina. Naglinis ka muna na naglinis. Bago mo nilagyan ng tanim. Yes. Tapos, hindi ko lang alam kung na-colonize mo, kung na-buffer mo muna yung medium. Na-buffer mo ba yung medium? Apo, na-buffer. Lahat po. Okay. So, any... Yeah, it's well explained. So, sige, tignan natin sila bro kung ano yung... Pasok po tayo sa loob. Yeah. Very nice farm. Parang ganda ng kulay, ha? 197 po ata. Wow. 197. Para pansin ko dito, ang kakapal nung ano mo. Nung leaves. Yes. Nagbabiocal magka, no? Yes po. That's why. Po. Okay. So, matano pala, Nutrihydro. Yes po, Nutrihydro po. Opo. Ang lettuce. Yes po. Ano ginagamit? May CFF o yung liquid? Liquid po. Yung liquid, madali? Madali po. Kasi siya, may measurement na talaga kasi siya. Ano TDS mo nga po? Hindi ko po siya natetest. Ang natetest ko lang po is PPM and pH. So, gaano karaming solution ginalagay mo per 1? 1.5 ml lang po. Yun na yan? Yun na yan. 1.5 ml. So, yung dati ko pong gamit is shake pack. Okay. 2 ml po gamit ko dun. Okay. Pero kay liquid, 1.5 po. Okay. So, gumagana siya. Tapos ginagamit mo rin ng biocalmag? Yes po. Popolyar din po ng biocalmag. Tapos now, may suba mo ka na.
Yes, Subamo. Subamo, may bebas. May bebas na rin po. Okay, Subamo is against pathogens and worms. Bebas is against aphid strips and white flies. Okay, so it looks everything is good, ano? Yes. If, at, magkano benta mo nito? Ang benta ko po dyan, 35 each, 3 for 100. 3 for 100. Oo, 3 for 100. Para lahat. Ang monthly, sorry, ang weekly harvest mo is? Pumapatak po siya ng 1.5, ganun. No, no. Ah, okay, okay. But ilang heads yun? Ilang, 48 heads. 48 po. Heads. Pag siniwerte yung 48 heads na yun, lahat. Uh-oh. Goods. Yun. Not okay. Bad, ha? Not bad. Okay. That's really nice. Yeah, so, ano sila na? Do you mind if you look at the roots? Okay po. So, pwede po natin tingnan. Ayan. Ha! Oh my God. Teka lang. Kailangan ko itong i... Ito yung isa, ito isa. Oh my God. Yeah, consistent. It's para-parehas. Yeah. Malabuhok ito, ah. Eh, yeah, and it's malabuhok, wide. Malabuhok, ah. At ano, pansin mo, hindi malalaki. Alam mo yan. Walang matabang roots. Yeah. Yung parang corky. Oo, wala siyang corky roots. Yung mga nagsisitaba ako. Ito, ano talaga. Ang ganda nito, ha? At saka maliit pa, sir, yung lettuce. Yeah. Nag-ano ka dito ng iron chelate? Yes po, I use iron chelate. Saan, paano mo ginagamit si iron chelate? Hinahalo mo siya? Hinahalo po sa nutrients. Nag-apply po niya na 7 days from sowing po. Okay. Hanggang sa harvest na po. Hanggang harvest. 1 ml po ang... Pwede ka bang makontakt ng iba nating members ng... Wow, ang ganda talaga nito. Kaya oo! Na. Yes po. Active po na silang, active ito sa ating ano. Nagre-reply po ko agad-agad. Oh, good. Nakikita ko yung mga post niya. Pine-flex pa nga niya yung mga, ano, mga tanim niya. Ganda. Wow, kahit baby, tagulan, wala akong masabi. Hindi ko masabing chamba yun dahil consistent eh. And then why don't we check the one behind? Ito. Dito, check nga natin. Nandito na rin eh. Ah, ito mas maliliit pa kasi mga bata pa. Okay. Bata pa. Ito maliliit pa yung roots niya, no? Pero yeah. Mahaba din, ano? Yan, no? Mahaba. Ang mahaba talaga ng roots niya. Parang buhok. Yan, hindi siya yung mga parang nagtitipa pa. Ang ganda. Okay. At maliliit pa yan, ha? Maliliit pa. Ah, very nice, ano? Okay. So, you know, Kevin, to be honest with you, I'm learning. I'm really glad I joined Glenn in this interview because I'm learning. I'm learning so much from you. At ang na-pick up ko sa'yo is linis. Yes po. Yeah? Gumagamit ka ng Nutrihydro, liquid solution, concentrate, at gumagamit ka ng Subamo. Yes po. At ang panlinis mo yung hydrogen. Yes po. Pero, hydrogen peroxide. Lahat yung Nutrihydro? Yes po, pati calcium nitrate, Nutrihydro. Ah, okay. Okay. Salamat. Pang buffer po. Salamat sa supporta mo, Kevin. Okay. Wow. Nutrihydro. Pati pH up. Ah, gumagamit ka rin daw. Ah, nga pala, gumagamit ka ng pH. Yes, to manage the pH. Ano yung pH mo? Seedling starter and phosphorus po ang ginagamit ko. Ah, okay. Seedling starter, syempre pag... Apo. Seedling stage. Okay. Pag na-transfer ko na po siya dito, phosphorus na po ang ginagamit ko. To be honest with you, wala masyadong gumagamit ng nitrogen. No, yung seedling starter. So, naano ko po kasi sa seedling starter, nung tinaray ko po yung phosphorus, pag... Phosphorus agad, parang hindi siya masyadong germinate na totally maganda. Okay. Opo. Kaya nag-start seedling starter ako. Well, ang purpose nga kasi nga, no, yung sa pH, seedling starter, it helps with the roots. Of course naman, sa mga halaman, di ba? Everything starts with the roots, di ba? Opo. Ang gamit ko po nun, from day 1 to day 20. Oo, yeah. Uh-oh. So I think this has a lot to do, ano? Dahil maganda yung seedlings. Sa seedlings mo palang tama na yung starter mo lahat. Ito pala nagre-resulta. Hindi siya higante, pero bata pa itong mga taga. Bata yes, pa po. Lang. Ilang ano ba? Kailan ba lang? Ang nakataga. Oh. June 10? Oh. June 10. Ano a month yan? And a half. 26. June 10. Yeah, a month and a half. Yeah. A month and six, a half. 45 days from sowing it. Yes po. From sowing. Opo. Okay. Kasi, chef, ano lang po kasi ito eh. 6 hours lang sunlight. So, ginagawa ko, nag-extend po ng another days. Okay. But nonetheless, 45 days ito from sowing. Yes po. Okay. So, okay yun. Kasi, yung tingnan mo, yung iba, katulad namin, pag nagpe-prepare kami ng seedling, 20 days ang bilang namin. Oo. So, by the time na ilipat namin sa labas, pag nag 25 days, to be honest with you, hindi naman ganito para lakas. 25 days na. Yan. Yeah. So,
to be honest with you, this is really doing good. For June 10, ha? 45 days. Ha? Yes po. Tapos it's ganyan kaganda. Really malaki pa ilalaki nito. Malaki pa. Lalo na kung may araw. Ano? Yes po. Eh, hindi pa pabor sa... Lalo na kung full sunlight. Ito rin, Len. Napapansin. Yeah. Sa kanin. Walang elongation. Wala nga. Yeah. Wala, ano? Wala. Walang elongation. Given the fact na napakanina ng araw. Yes. Yeah. Kahit walang, ilang araw pa walang sunlight. Yeah. Well, hindi naman sa sinasabi natin gumagana na walang sunlight. Apo. Pero at least hindi nag-elongate. Yes. Yeah. Very nice, brother. Tinangan natin dito, Kevin. Tinangan natin, tara pa tayo sa harap. Baka tiyawa lang eh. Sabay natin buksan. Kevin, sagot mo ang isang supot ng pandesal pag walang pag pandesal ditong roots, ha? Sige po. Oh my God, Kevin. Monster ito mga to. Oh my God. Kevin, walang may kaya dito. Yes. Sagot namin ang isang supot ng pandesal. Pare-parehas. Consistent. Very nice. Very nice. Impressive. If there's anything, mas marami ako nadampot na natutunan sa pagbisita natin kay, yes, kay Kevin. Kalin. So there you have it. 6 months pala siyang walang production. Sorry. 6 months siyang may production pero walang output. Yeah. Tanim lang siya ng tanim, then everything goes to waste. But what I admired about him na sinabi niya is that hindi siya sumuko during those hard times. I mean, I'm pretty sure that majority, if not all, ng ating mga growers out there, pinagdaanan na nila yan. Okay? And that, to me, that is a test that every growers inevitably encounter. Correct? Absolutely, yes. Madali lang talaga magganin sa umpisa. Yeah. Swerte mo makatagal ng isang taon na wala kang dinadaan ng problema. But I guess, similar to every grower out there, after a year, it just keeps getting more difficult and more difficult. Yeah. Especially if you do not, you're not very particular with the cleanliness of your greenhouse, basically. Yeah. And Kevin also mentioned na nag-reset siya, hard reset. No, para to tanggalin lahat yung mga natitirang kung ano man doon sa kanyang farm. It's a greenhouse, yeah, but he uses the word farming. And I like that about him because yun yung mindset niya. And there's nothing wrong with that. Nothing wrong with that. So anyway, Chris, what do we have about pestilence? Because yun yung tumama kay Kevin.